Bing, 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 bing. Go na, chef. Bing. Buon appetito. Nag-iisa ka sa puso, chef boy. Ito yung aking ano, beautiful students. Si Love. Have some tart. Yeah, okay, later. Thank you, thank you. Yum, yum, yum! Ping, 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 yum, 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 yum! Teka muna, chef. Totoo ba yun na ikaw ang highest paid chef of the Philippines? Yes, until now. Noong araw, pag sinabasabi ng chef, cook, cook ka lang, walang kwenta. But this time, para ka ng celebrity. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing matindi ang kanyang pinagdaanan sa buhay. Eh, paano ba naman kasi napaka-aliwalas ng kanyang disposisyon? Ngayong gabi, alamin natin ang kwento ng tagumpay ng dating houseboy. Pero ngayon, tinaguri ang idol sa kusina ang kaisa-isang si Chef Boy Logro dito lang sa Powerhouse. Ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Sa mga makapigil hiningang eksena at kakaibang estilo sa kanyang pagluluto, nahuli niya ang panlasa, pati na ang kiliti ng masa. Chef Ping 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 Yam Yam Yam! Naku, Chef Boy! Ikaw ay superstar na ngayon? Ay, naku, hindi po. Hindi naman. Hindi naman Anong po. Anong feeling niya nyo? Hindi sikat-sikat ka na eh. Pati mga bata, pati mga matanda. Did you ever think na mararating mo yung ganyang kasikatan? Nasa TV, grabe sa TV, mang klase. Hindi ko po inaakala at it's not my dream na maging darating tayo sa ganito sitwasyon na na-interview ko at na-interview niyo ko ngayon. Ay, pangarap lamang na, wow, galing naman Mel. Opo, kasi pinapanood ko kayo lang lahat ng show. Salamat naman. Pero yung una pa. Hindi ko sabihin yung show mo, no? Yun patok na patok. O, well, yun ba naisip mo? Hindi po. Hindi po. Hindi ko naisip yun. So, sa tansya mo, bakit? Ano ba? Bakit? Ano yung mga yung publiko parang, alam mo na, nainganyo, nainlove sa'yo eh? Siguro doon sa style ko na madaling lutuin, na parang kaya, parang napakadali magluto. Dahil hindi ko naman sinasabi na yung mga terms na yung may tinatawag silang mga tinatawag na lubuki garnish, chatu, whatever. Hindi ganun eh. Talagang Tagalog na Tagalog eh. Oo. So naiintindihan ng viewers. Ibig mo sabihin kasi, ang style mo, yun talagang naiintindihan agad. Dapat no. Lang naman po, kasi type mga Pilipino, dapat nga sinasabi ko, bakit natin itaglish natin sobra na hindi naiintindihan? Oo. Kaya pag nagluluto ako, yung mga bata, old mga bata talaga, pag nakikita ko, anong tawag sa'yo? Mami, si Ping Ping Ping, si Ping Ping Ping. Iba naman, Mami, si Yam Yam Yam, picture tayo. Wow, nakikipag-picture-picture na sa'yo, ha? Hindi na tuloy ako makakadiritsong lakad. Parang zigzag na dahil kukunin ka ng iba. So, na-surprise din po ako. Well, mabait si ang Panginoon talaga doon. Dito sa GMA Cavite, matatagpuan ang bahay ni Chef Boy Logro. May lawak itong 576 square meters at mayroong tatlong palapag. Naitayo ito taong 2000. At noong 2003 na may, binuksan ito bilang isang culinary school. Welcome, Powerhouse! Welcome sa bahay ko! Dito po tayo sa Clicks at ating isgulahan. Ituturo ko kayo in 5 minutes to 10 minutes. Ito naman po yung ating function room na pwede rin pong gagawin ng training sa mga estudyante katulad nakita nyo kanina ng aking mga estudyante from Perpetual University ng 1-day course kasi affiliate po sila sa akin. Ito po yung ating function room. At pwede rin mga tour kasi karamihan dito nagtutour yung ating mga estudyante. Para kumbaga sa ano, parang Aguinaldo's right. Kaya lang, mabuti na lang buhay pa ako. Kaya dito po na ako yung ginaganap. Ito po ang school. Si Chef Boy daw mismo ang nag-isip ng magiging disenyo nitong bahay na binase pa raw niya sa mga nakita niya sa ibang bansa. Makikita rin ang mga chandelier na aakalain mo ay simple lang, ngunit nabili pa pala niya ito sa abroad. Ito, pag nagawa mo ay kalong sa plastic, yung kay belt and rock, lagay mo sa freezer.
Kapansin-pansin din ang laki ng function wall na kayang i-accommodate ang halos 40 estudyante. Sa unang tingin, tila ba isang set sa cooking show ang kwartong ito dahil sa dami ng gamit pang luto rito. Madalas din daw itong ginagawang venue para sa kasal, debut at pati binyag. Ito rin ang nagsisilbing classroom sa pagtuturo ng bartending at table setting at sa kursong hotel management. Pagkalabas sa function hall, makikita naman ang dining area na halos 100 square meters ang laki. At dito matatagpuan na isang coffee shop. Bukas ito sa kahit na sino, kaya naman maliban sa kanyang mga estudyante, maaari ditong mag-relax at pumuwesto ang mga gustong kumain at gustong makita si Chef Boy. Tubong latest si Boy Logro at pangalawa siya sa 8 magkakapatid. Kahit bata pa, ay tumutulong na ito sa kanyang ama sa pagsasaka. Maghapon man siya sa bukid noon, batid daw niya na mayroong darating na magandang kapalaran para sa kanya. Gano'ng kahirap ang inabot mo doon? O yung pamilya nyo? Yung pamilya namin, isipin mo yung taniman namin, natakpan ng bato. Natabing dagat yung palayan namin. Adha sa tsunami. Natakpan yung bahay namin. Natabunan, naanod yung bahay. O wala na. Pati yung birth certificate ko. Pati lahat ng ano nyo, wala. Award sa school na ano, nawala lahat. So boy, Chef Boy, gano'ng kahirap ang dinanas nyo doon pagkatapos na maanod ng tsunami lahat-lahat? Hmm. Mahirap po eh. Kumbaga sa nagsimula ulit kami, parang napakahirap. Hindi malaman ko anong gagawin sa buhay ng tatay ko. Ano ba yung inabot nyo ba yung walang pagkain buong Opo. Araw? Ah, ganun? Naabutan po yung wala kayong makain dahil walang natirang palay. Dahil sa nangyari, napilitang tumigil sa pag-aaral si Boy at lumuwas na lamang ng Maynila upang makipagsapalaran. Paano kayo nag-decide na ikaw pupunta ng Maynila, iiwan lahat ng pamilya mo doon? Yung tiyuhin ko kasi, galing Maynila. Oo. Nagtrabaho siya, parang houseboy din, parang katulong din sa isang Chinese restaurant. Mm-hmm. Sabi niya, Boy, isama kita sa Maynila. Uh-huh. Ipasok kita sa restaurant. Mm-hmm. Sabi ko, sige tiyo, para... Oo, agad ang sagot mo. Pero magpaalam mo na kay tatay. Sa Quiapo unang napadpad si Boy sa kanyang paghahanap ng trabaho. Dito sa kahabaan ng Hidalgo siya unang namasukan bilang houseboy sa isang bahay na noon ay nagsisilbi rin bilang isang Chinese restaurant. Anong trabaho mo sa bahay? Nagbubunot sa tatlong palapag, araw-araw, paligo ng aso. Tatlong palapag po yun. O tapos, anong ginagawa mo naman sa restaurant? Pagkatapos, naglilinis ako sa restaurant, linis ng CR. Teka, magkano sweldo mo doon? Yun, isang 50 buwan. Pesos. Isang buwan? 50 pesos? 50 pesos. Yung 50 pesos na yun? Yung 45, pinapadala ko ng money order sa nanay ko. Wow! Hindi nagtagal, naging alalay si Boy ng mga kusinero sa nasabing Chinese restaurant. O paano nag-umpisa, no? Yung galing mo sa pagluluto. Eh wala, showpaw ka lang nun eh, di ba? O taga-halo, taga-masa. Taga-masa lang sa showpaw. Pero natandaan mo yung ano noon, yung recipe. Oo, maano ako eh. Ang matandain, ko, matandain ka. Oo, matandain. Pag nakikita ko, kaya alam ko dalahin. Alam ko na kaagad. Oh. Nakikita ko lang itsura. Oh. Alam na alam ko ng gayahin. Sa unang salang ni Boy sa kusina, halos lahat ng araw ay naiutos na sa kanya. Ngunit ang isa raw na hindi niya makakalimutan ay ang pamamalingki niya. Natuto kang tumawad, natuto kang pumili ng magaganda, mga sariwa. Hindi ko nga alam yung cucumber nung araw. Malay mo, wala naman sa Bisaya yun eh. Hindi ko alam yung cauliflower. Wala naman sa Bisaya yan. Ang alam ko, tanglad lang at saka daw na sili. Yung cabbage, saka alam ko, kabagi. Kabagi? Di ba binasa mo kabagi? Ah, kabagi! Cabbage pala yun. Cabbage! Ito, saan nakukunin mo yung cabbage? Ano kayang cabbage? Kabagi pala. Ay, ito pala yung kabagi. So, trying hard talaga. Dahil sa hindi marunong magtagalog si Boy, may naisip siyang paraan kung paano siya makakabili ng mga naiutos sa kanya. Paano pagpunta mo ng palengke? Parang ganun, i-drawing ko. Ang alin? Ito, bibilihin ko. Ito, carrot. I-drawing mo yung carrot? Kasi hindi ko naintindihan yung araw eh.
Ano ba yung carrots? Oo. Wala si Bisaya eh. Sa palengke, masikap niyang hinahanap ang kamukha ng kanyang mga iginuhit na gulay. Oh, tapos papakita mong dalon. Opo, naintindihan naman. Mga tindira, mga Bisaya din minsan. Udong, anong udir mo dong? Ganyan-ganyan. So, madaling sa awan na Diyos, marami din. Maraming suki. Oh, galing sa Chinese, sa Chinese restaurant. Nag-apply ako sa Makati. Restaurant sa Makati, sosi na yan. Sosi na, kasi noong araw sa Makati, di ba pag siyang Makati, iba ang dating mo. Oh, siyempre. So, nag-apply ako sa Spanish restaurant. Aba! Opo. Ang executive chef noon, Mel, ay ano, Castilla. Dahil galing ako sa Quiapo, sabi naman ng HRD, a personnel, ay ano ka lang ulit, taga-hugas ka kasi galing ka lang ng Quiapo. Hagisan ako ng kaldiro doon sa lababo. Oo. Yung hihagis ng ganun, papatalon ako. Dahil pag hindi ka tumulong, tatama ang paa mo. Oo. So ang ginawa ko, para hindi hihagis, pagka nag-hugas, bibilisan ko. Tapos titingin ako, doon sa kusinero. O siya, pag una, kina. Tapos kinukuha ko yun. Tapos pagdating sa lababo, yun, kinakamay ko, tinitikman ko. Wow! Ito pala yun. Yung natira sa kaldero? Kaldero, kawali, kawali, titikman ko. De, wala akong ano eh, wala akong, di ba, walang dinag-aral. Oo. Oh, okay. Ano man i-expect mo sa elementary graduate. Oo. Oh, okay. So parang, siguro nililid ako ng Panginoon na itong gagawin mo. Ilang aaralin mo? Oo. Naaalala mo ba? Naaalala ko lahat. Hindi, ano mga titikman mo, mga patay nun? May notebook ako. May notebook ka? Pagka natikman ko, sulat ko Bisaya o Tagalog man, maalat-alat, tamis-tamis, juta, yun, ganyan, Bisaya eh. Oo. Tapos dinedrawing ko pula, ganyan-ganyan. Kasi yung, pag binigay yung pagkain doon, sa plato, tinatanong ko yung chef, chef, anong luto nun? Gambas ala helio. Oh, yung pala, gambas ala helio ah. So doon ako natuto. Noong matuklasan ako ng executive chef na gano'n ang ginagawa ko, natuwa sa akin. So binigyan niya ako ng chance na promote ako ng cook. Doon. Mula ano? Mula tagahugas ang pinggan? Naging cook ako. Okay. Hindi man lang assistant cook? Hindi. Cook na. Cook talaga. Cook na agad? Cook na agad. O ngayon, siyempre, marami talaga maiingit pala sa'yo. Opo. Kung ganun ko talaga eh. Ganun po. O ipapa, ano yung pinakamasakit na natikman mo na panlalait sa'yo? Yung bang... Yung mga panahong yun? Yung panahong yun, parang iniisip ko na, I have to work hard. Para bang you have to show them na kaya kong ginagawa nyo. Kaya kong ginagawa mo. Kumbaga sa ano, hindi yung nabigyan ka ng titulo na hindi mo kaya. Mm-hmm. Kaya I have to show them na talagang work, hard work talaga. Ako, Chef! Sariwang-sariwa ang iyong Gigi! Oh. Galunggong! Galunggong! Wala na, no less! Anong gagawin mo sa galunggong? Ito, Chef, i-upgrade ko lang. Kumbaga sa ano, i-upgrade, ha? I-upgrade natin. I-level up natin yung galunggong. Aba! Kasi kung bang saming galunggong, parang iniisip na parang pangmasa. Oo, pangmasa yan. Oo. Eh, purang isda kasi eh, di ba? Pero pag ginawa ko ito mamaya-maya lamang, masasabi mo na, important first ang class, dating. First class. Ang kahalagahan lang, tanggalin mo itong gilid na yun. Matigas din sa kanyang buntot. Ito yan, yan, yan. Sabi ni Chef, ito, tinatanggal yung buto niya. Oo. Yan, yung buto niya dito. Diyan, nga, tignan mo. O, diba? Talagang maaano kayo. Pagdating, yun, tinatanggal niya. Pinifilay niya, kinukuha lang niya naman. Tama yun. Tapos yung kanyang buto naman. Ang buto? Pakukuluan natin ng dahan-dahan ito? Doon. Opo, para yung ano pinaka-sauce niya. Mo? Gagawin mo sauce nung laman? Yes. Muna, pakasarap yan. Niligyan ng tubig yung mga buto-buto at ulo. Yes. Yan, na pinagkuna nitong filet na ito. Oh, pero konti lang, ha? Konting tubig lang. Konting tubig lang, yes. Para lang kumulo. Yeah, oh, yan. Kumulo lang. Alam mo, nung ako'y magluto, sabi nila, hindi raw ako 56 years old. Bakit daw? Kasi pag kumilos ako, mabilis, di ba? Kasi kailangan... Pag chef, hindi pwedeng bagal-bagal. Hindi yun. Pwede, o. Pero susunog yun nililigyan. Totoo po yan. So, lalagyan natin. Ang lalagyan ng luya. Sa Bisaya pa, luya. 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 Lagyan natin luya. Okay. So, para malis yung lasa. Kasi kailangan sa pagluluto, may mga sangkap ka nang ilalagay upang sa ganun, yung lasa ay maalis yung lasa. Yan ang kahalagahan. Saan mo natutunan yan? Yan ba eh, kagawi ang Chinese, Spanish, Filipino? Spanish. Yan. Lagyan natin dyan. At lalagyan natin ang sibuyas. Of course. May sibuyas din. Apo. Para maalis yung lansa. Alam niyo yung kalamansi sa atin, mahalaga yun eh. Oo.
Sa kanila, walang ganun, ano? Wala. Walang calamansi sa mga lugar na pinuntahan mo, ano, chef? Lemon. Lemon ang ginag... Eh, pero ibang lasa, iba, di ba, chef? Iba. Ibang calamansi talaga, eh. Ibang-iba po. Okay. Ay, ako, katamaan ako niya. Bilis naman yan. Si Boyan? Bawin ako. Ano, chef? Yan daw ako nakilala, eh. Yan mga yan. Tapos, at the best nito, kasi i-upgrade natin, no, Mel, no? Lagyan natin ng wine. Wow! Diba? Ayun pa lang sinasabi mong i-upgrade. Upgrade. Kasi Pilipino tayo, oh, pero wine. Oo, makinin nyo. Ito yung, yeah, ano, ang galunggong. Tinik at yes, ulo ng galunggong, nilagyan niya ng white, yes, wine. Of course, lalagyan din ng salt. Oh, hala. Salt. So, pampasarap ba yung mga ganong mga action mo, chef? Ha? Kailangan. Pagka ganyan daw, wow, na-amaze sila. Siguro masarap talaga yung pinaghirapan. So yon, pepper and yon, salt. And salt. Okay. Andiyan na. Pakuloy lang natin yan. Then habang pinakuloy natin yan, lagyan ulit natin ang salt ito. Acrobatic pa muna. Wala. Kaya mo yan. Kaya mo yan, no? Paano? Hagis mo, ganyan. O, di ba? Tapos... Sige nga, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan, hindi okay lang yan. Oh, gaganong sige, ko. Sige, yan, sige. Oh, yan. Tapos, tamang-tama. Tama. Tapos, kiwang-kiwang mo dyan. Ganong-ganong. Ganong. Yeah! Ganong. Opa! Diba? Oh, diba? Oh, ayan. Okay. Hala ka, baka sumobre na yung ilagay ko dyan. Balik-tari natin. Oh. Okay. Okay. Oh, kumukulo so, na yun, chef. Yes, pabayaan mo lang sa kumulo pa, without yeah, cover. Umaamoy na yung wine. Yes. Dinagyan natin ng calamansi. May ganun pa. Kailangan pala maasim na maasim? Paalis natin lang sa. Ay, ibabarbecue. Hindi po, iroll natin, rulad. Iroll? Patong lang natin. Patong na yan? Ila, apat. Lima. So, tutusukin natin ng ganito. Okay. Tapos, i-roll mo ganyan. Dati eh, natin. Baka matusok ko yung daliri ko, ha? Sige lang. Ayoko na, tawag. Baka yung daliri ko mabarbecue. Ganyan, ha? Oh. Tapos, i-roll natin. Diba? Iniisip mo, wow, ano ba yun? Akala ko flour lang. Yung pala may parsley. Herbs too, eh. Masarap ito pag piniprito mo. Ayan. Oh, yan na. Game na. Yan. Hinalo-halo, hinalagpahan, yes, na parsley. Sa flour. Lagyan natin. Ang ating Gigi. Yan. Balot-balot ng flour na may parsley. Okay ba? So... Matagal ba eh. Titikman pa natin siyempre. Yes. Okay, so lutuin na natin. So lalagyan lang natin ng... Ayan. Prito natin. Grilled. Wow. Lagyan ito ng salt. Salt. Kulang sa asin. Tak-tak di asin. Yes. Para lalo sumarap, mayroon tayong brandy, then white. Wow. Yes. Yun na yun. Ang parted na yan. Tama na, ha? Yeah. Kasi mas tarap po may brandy ang pagkain. Hindi lang tinasanay, pero pag nilagyan mo yung pagkain ng brandy, mas malinamnam at saka glossy yung kulay. Gigisa lang ng mabuti. Kailangan lutong-luto yung kamatis. Lutong-luto yung kamatis. Okay na? Kaya na. Yes, dito tayo. Kain na. Kain na. Ayan, oh, sige. Kung kalahati, yun. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ping, yum, 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 yum! Bon appetito! Ayan na po! Beautiful! This is for you, ha? Huh? Okay. Thank you! You're welcome po. Thank you. Okay. Yes, I'll give you the knife. Eto na si Gigi. Habang kanin dyan. Kanin? Kanin, mayroon tayo? Bibiro lang. Naman kaming dinala ni Chef Boy Logro sa second floor ng kanyang bahay kung saan matatagpuan ang laboratory room.
Ito ay isang napakalaking kusina, nakasinlaki rin ng function hall at may kakayahang mag-accommodate ng halos 40 estudyante. Agaw pansin din dito ang ilang mga giganteng oven na binili pa raw ni Chef Boy sa ibang bansa. Karamihan daw ng kinikita ng eskwelahan ay napupunta rito sa mga kagamitang panluto. Kung susumahin nga raw ang presyo ng bahay niya kasama mga gamit, aabot daw ng 20 million pesos. Kaya naman hindi raw magpapahuli ang kanyang eskwelahan, pati na mga estudyante. Okay, so dito naman sa single floor, akyat tayo. So ito yung ating laboratory sa single floor. Na hanggang ngayon ay nandito pa sila dahil dalawang session po sa dami ng estudyante. Ito yung aking beautiful students. Si Love. Have some tart. Yeah, okay. Later. Thank you. Hindi alam ng marami, pero marami na rin palang natulungan at na-inspire itong si Chef Boy. Kabilang na riyan, ang host na si Love Anywhere. Sa lahat ng chef na napanood ko, siya lang yung kakaiba. Siya yung perky, masaya, buhay. Maski magtadtad lang, may akin parang okay, big deal. Big deal, parang everything sa kanya, big deal. Kasalukuyang kinukuha ni Love ang 6-month cooking course ni Chef Boy. Higit pa raw sa pagluluto ang natutunan niya. Sobra akong na-inspire ni Chef. Unang-una, hindi siya nagtapos ng kahit anong sikat na culinary school. Hindi siya kapagtapos ng high school. Hindi siya nakapagtapos ng elementary. Ganon siya nag-start. Nag-umpisa siya ng janitor. Tapos naging tumaas ang tumaas yung kanyang level ng pagiging chef dahil sa sarili niyang diskarte. Ang kasamahan naman ni Love na si Francis, nagbago raw ng pananaw sa buhay nang makita sa telebisyon si Chef Boy. Na-inspired po ako ni Chef Boy nung napanood ko siya sa TV. Nakapag-aral man ako, hindi kagaya niya. Na-challenge ako, kaya nag-decide ako na mag-aral dito kasi gusto kong matutunan yung pagluluto at mabago ko yung sarili ko. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Very good. Okay, dito tayo. So ito yung office ko. Sa dulo naman ng second floor, matatagpuan ang kanyang opisina, kung saan katulad ng kanyang paaralan, pininturahan din ito ng kulay orange. Hindi pa gano'ng maganda, pero at least sarili kong opisina dahil kung may bisita ako, may kunting conference room. Cute lang siya. Sunod naman kaming dinala ni Chef sa admin office ng kanyang paaralan. Agaw pansin talaga ang mga nakasabit dito. May ilan ditong parangal sa kanya bilang the first ever executive chef in the country. Isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari sa kanya. Pero anong grade ang inabot mo? Elementary graduate lang po ako. Grade 6 lang po talaga. Grade 6 lang talaga ang inabot mo. Paano ka nakapunta ng abroad? Alam niyo sa interview, magaling ako pag in-interview mo ako. Paano? Saan mo nakita yung opening? Yung kasing pinagtrabuhan ko sa Astral Villa, nung sa Makati, nung araw. Uh-huh. Regular guest ko si Linda Di Ocampo, yung Oman Phil. Kung narinig mo Oman Phil. Ano yun? Yung parang agency po yan sa buong Oman. Recruitment agency. Recruitment, opo. Sa Oman? Sa Oman. Uh-huh. Nung may pagkakataon na, Chef Boy, mayroong kaming principal na pupunta rito, baka gusto mo mag-apply. So, chef. Okay. Mataas na pwesto. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung so-chef nung araw. Malay ko ng so-chef. Ano yun? Oh. Sige, tagagawa lang pala ng sauce. Kayang-kaya ko yun. Tagagawa yung sauce. Di ba, so-chef? Yun ang pagkaintindi ko mo, eh. Akala mo, nakaluto na sauce. Oo. Magdali lang, di ba, sauce lang. Eh. Yung pala yung so-chef ay assistant executive. Department head ka na. Oo. Assistant to the executive chef. Pagdating ko sa Oman, Diyos ko malula ka. Bakit? Palasyo pala eh. Ay, sus, man. Kala ko, ano lang, kasi nakalagay ko. Kala mo, bahay lang malaki, ng mayaman. Kakita ko sa Muscat Palace. Wow! Ang ganda-ganda talaga. Ginto yung loob. Na talagang malula ka. Crystal yung chandelier. Parang kumbaga nung araw, parang ginip kaharian. Totoo pala yun. Totoo, no? Napaglingkuran din ni Chef Boy ang dating presidente ng Amerika na si George Bush at pati na ang yumaong si Princess Diana ng Inglaterra. Teka muna, di marami doon mga bigating mga napagsilbihan ka. Marami po. O sino-sino, may naalala ka ba? Katulad ni Prince Diana. Ha? Nung buhay pa. Princess Diana? Princess Diana. Ibig sabihin talaga? I serve for breakfast. Breakfast? Anong kinain ng prinsesa? Poached egg.
Poached egg with a little salad. Ano, with? Poached egg with a little salad. Oh, okay. It's not a greasy food. Oh. Diba? Mabuti naintindihan ko yun. But quail egg. Quail egg. Hindi chicken egg. Oh, okay. Kaya magaling ako dyan kasi pagka ginawa ko yung ipo-ipo yung tubig at saka ko nilagay yung quail egg, buong-buo siya pag naluto. Natutunan ko yun sa mga Spanish noong araw. Matapos ang 10 taon pagtatrabaho sa ibang bansa, nagpa siyang bumalik dito sa Pilipinas si Chef Boy. Nag-apply ako sa Manila Diamond Hotel. Alam mo yung Manila Diamond Hotel? So, siyempre, pag wala kang kakilala talaga sa Pilipinas, parang wala, hindi ka matatanggap. Kasi pag sinabi mo so-ship ako, medyo mataas. Wala akong experience ng Shangri-La, Manila Hotel. Ganun ang labanan eh. Ah, okay. Abroad ako. Sino ba itong guy na ito? Okay. Kahit na galing ka sa palasyo ng hari? Hindi ganun. Ah, hindi ganun? Tinanggap mo rin? Tinanggap ko para mapasok lang kasi ayaw ko na rin bumalik. Ayaw ng wife ko. Gusto magsama na kami. Oo. So, it seems to be like demotion. Oo. Kaya tanggalin mo yung ego mo, yung pride mo. Nung natanggap ako, nagsikap ako. Pero hindi naman nagtagal sa pagdedemo si Chef Boy dahil na rin sa pagsisikap niya, nakuha rin niya ang pwestong pinaka-aasam-asam. Teka muna, Chef. Totoo ba yun na ikaw ang highest paid chef of the Philippines? Yes, until now. Until now! O yan, pwede. The first Filipino executive chef oh. In our country. Oh, really? Saan ka nag-executive chef? Sa Diamond Hotel. Inabot mo? Oh, inabot ko. Napromote ako ng 5 beses. Wow. Kaya nung mapromote ako, yung marami ng below the belt na nainggit sa akin. Nainggit na. How dare you, Mr. Takashi, that there's someone to promote without knowing me? I am the assistant executive chef and he is not graduate from high school. He is only elementary graduate. How come? How he able to preside the meeting? Kaya sabi ko, wala akong magagawa. Gusto ng hapon eh. Ang hapon pala, pag sinasabi, pag yan ang gusto nila, hindi mo na mababali yun. Parang kaharian. Buhay sang Diyos, tuti mo Disney. Almighty na eh. Almighty daw ako. Akala ko nung almighty. All around. Ah, all around. The ibig sabihin broken nila. English din eh. Di ba? Give a big warm welcome to Chef Boy Logro! Narating na nga ni Chef Boy ang tugatog ng tagumpay bilang isang chef, pero hindi niya akalaing sa edad na 56 ay may magbubukas pang isang pinto para sa kanya, ang hosting. Today I'm preparing about the relleno manok. I have to show you how to debone the chicken. Paano ka ngayon napasok sa telebisyon? Yan ang magandang kwento. Yun po, parang hulog ng langit. Uh-huh. Ako po ay naging guest sa Secret of the Master. Now again, I spread with the butter. Ang pinapriority namin lahat, yung mga kilalang chefs. So, nung nakita ko yung profile niya, Chef Boy, sino to? Kumbaga, parang butas ng karayo yung pinasok namin eh, para lang i-present si Chef Boy. Nung niline up na siya, naging guest namin, kinausap ko siya on the day ng taping. So sabi ko kay Chef Boy, dapat makaisip tayo ng makikilala ka, magiging tatak mo. So, ayun yung ping. Okay, so ping. You have your fish today. Alright! Ito na nga, nag-perform na ako. Hinahagis ko yung mga shaker, maingay ako. Sabi niyo, isa nito, nakanganga sa akin. Tapos, nagsasalita ako ng nakakatawa. So, madalit sabi, sa 4 recipe ko, parang standing ovation. Mga audience, ganun. Nothing beats your showmanship. Isn't it just amazing, guys? Thank you. Masarap siyang kasama, hindi lang siya chef masters. Yan, tatay siya para sa lahat sa amin. Simula noon, nagtuloy-tuloy na ang pagiging isang showbiz personality ni Chef Boy. Nagkaroon siya ng sariling TV show, ang Idol sa Kusina. At nadagdagan pa ng isa. Ngayong araw-araw na siyang napapanood sa bagong cooking show ng GMA 7, ang Kusina Master. Okay ba? Okay po. Ba kayong dalawa? Yum, yum, yum! Okay! Yum, yum, yum! Ang living room sa bahay ni Chef Boy Logro ay nagsisilbi na ring penthouse. Dito, madalas nagsasama-sama ang pamilya matapos ang isang mahabang araw. Dito po ako naupo kapag walang ginagawa. Wala lang. Kuya ko lang. Pagpagod. Yan.
Dito lang po ako nakaupo. Yan yung wife ko naman dito. Yan, yan na. Pag matanda ka na, tatangkot-tangkot ka na lang. Hindi, lumawak na yung negosyo mo eh, di ba? Paano ngayon, meron ka pang ano ngayon, farm sa Davao, correct? Ano naman yun, yung farm sa Davao? Yung farm preparation for my retirement talaga. Retirement plan. Pag ako ng bahay na hindi naman ganun kalakihan, pero masarap dahil sarili mo. Provincia, pati. Board parking, up and down. Okay. Then, meron kong manukan, meron kami tinanim na prakata, yung mga kahoy na ginagawang papel. Na legal po yun. Oo. After 5 years, maging 5,000 isang puno. Mm-hmm. So, nagtanim kami ng 5,000 na puno din. Oh, wow. So, mga ganun. After 5 years, medyo okay na. Medyo millionaire yung konti. Halos 5 hektarya ang laki ng farm ni Chef sa Davao. Yung mga workers mo? Yung mga workers ko, nagpatayo ako ng co-op. May co-op ka din? Cooperative ko. Wow, okay. Yung ang tubo lang namin, 10% lang. Alright. Binili mo 100. 110 lang ang binta mo. Okay. Then yung kita noon, yung mga membro namin, nagpagawa ko ng church. Uh-oh. Maganda po, malaki. Kung makikita mo, napakagandang simbahan in the future. Mapipicture din natin yan. Balang araw po, napasyal po kayo roon. Wow. Napakagandang lugar. Mahirap lang talaga ang tao doon. Oh. Nakapaa, walang ano. Pero nagdarasal sila ng every 4 o'clock in the morning. Uh-oh. Then 6 o'clock in the afternoon, yung mga bata. Oh, wow. Nagro-rosary. Oo. Oh, oh. Huli naman kaming dinala ni Chef sa kanyang pribadong kwarto. Nandito rin ang isang replika ng paboritong upuan ni Chef. May painting din si Chef dito na nagmula pa raw sa Japan. Ito ra'y binigay pa ng dati niyang executive chef na Hapon. Ito namang isang painting na gawa sa mga card ay bigay naman ng isa sa kanyang naging estudyante. Mayroon din siya rito ang custom-made na aparador. Isa para sa kanyang mga damit at isa para naman sa kanyang telebisyon. Si Chef Boy mismo ang namili ng detalye at disenyo nito. Ngunit ang pinakaagaw pansin pa rin ay ang master bathroom. Yung kwarto ko medyo see-through. See-through kwarto? O yung CR mo, walang harang. Ay, ba't ganun? Kasi paasawa lang eh. Oo, ngayon. Nakuha ko sa France yan eh. Oo. Kasi yun, housekeeping dapat yun. Housekeeping estudyante. Room, oo. Room. Okay. Kaya, para matuto din sila ng housekeeping. Ka, open yung CR, hindi yung close. Okay. Eh, nangyari, kwarto mo na yung mag-asawa. Oo. Kaya, iyon ang kwarto ko. Nakakatawa nga, pag nandun ka, parang... Nakabukas yung toilet? Oo, parang, ganun ba talaga? Oo. Pati bathroom? May bathroom ko, may shower room. Pag naglilinis ka doon na, may kwarto ka na, may CR ka na. Hindi rin sasara mo pa. Hindi rin sasara, ha? Ganda po. Dire-diretso na, ha? Ang ganda po. So, ang bahay mo, iba-ibang mga experiences mo pala sa abroad. No? Doon ko nilalagay. Nanilagay mo doon. Opo. Kinakayaan, bibit natin para mag-coffee, para kira. O, Chef, paano ka naman napunta sa pagtuturo? Yung pagtuturo po, sa tao na rin. Bang, ang aking bahay po sa Cavite, maliit lang naman, hindi naman malaki. Eh, para ba yun? O bakit siya hindi ka mag-ano ng eskwilahan? Sabi ko, eskwilahan? Elementary graduate ako. Anong gagawin ko doon? Hindi, yung experience mo. Oo. Sige nga. So, ganun. Una, 4. May nagpa-enroll. O ba, yung nagustuhan. Yung turo ko talaga natanggap din sila sa abroad. Uh-huh. Pumunta ng Canada, pumunta ng Dubai, natanggap uh-huh. sila. Galing ka Chef Logro. Oo. Dahil ang trade test, iba na ngayon eh. Kapag nag-apply ka, trade test eh. Trade test? Trade test. Bayan, yung susubukan ano ka. Ah. Ano man tawag ng trade test na ano. Yum, yum, yum! Delicioso! Ngayong araw na ito, pinayagang kami ni Chef na makisit in sa kanyang klase para makita kung paano siya maging isang guro. Hands-on, ika nga, ang pagtuturo ni Chef sa kanyang mga estudyante. Gaganyan mo ah. Pero dahan-dahan lang. Mula sa food preparation, hanggang sa cooking, baking, at maging sa pag-ukit ng mga prutas at gulay upang gawing food decoration. Ang lilit ng petals eh. Let's go! Punta tayo sa taas. Pastry. Sa isang araw, 4 na klase ang tinuturuan ni Chef. Kaya naman, akyat baba siya sa kanyang bahay. Sa unang palapag, ginaganap ang one-day cooking courses. At sa itaas naman ay ang 6-month courses. Dami! Tinikman ko rin.
Dalawa sa kanyang anak ay guru na rin at chef dito sa paaralan. Samantalang assistant chefs naman ang mga pamangkin niya. Busy man silang mag-anak sa pagtatrabaho, lalo naman raw silang napaglalapit dahil sa pagluluto. Ito po ay para po yung certificate ng 1D course ng Perpetual. Nakalagay dito certificate Chef La Grosse Institute of Culinary and Kitchen Services. Kasi ang pagtuturo ko, pinadama ko sa kanila na ito ang buhay. Maswerte ka dahil may pambayad ang tatay mo. Ako walang nagbayad sa akin pag-aaral. Ikaw mapalad sapagkat na pinag-aaral ka ng tatay mo. Bakit sayangin mo? Paano kung halimbawa wala na? We have individual life. What if wala na? Anong gagawin mo hindi ka nag-aaral? Well, at least nakahabol ka, chef ka. Noong araw, pag sinabasabi ng chef, cook ka lang, walang kwenta. But this time, para ka ng celebrity. Pagkatapos ng klase, diretso naman si chef sa taping ng kanyang show. Alam mo, ito sa show ko sa Kusina Master, napakarami kong damit. Kasi nga, like today, 7 episode po kami, 7. Kaya 7 damit ang aking gamit. Kasi nga po, araw-araw ay isang Monday, ibang damit. Tuesday pa rin, hanggang Friday. Bago pa man mag-umpisa ang show, inaayos na ni chef at ang kanyang mga assistant chef ang mga dapat lutuin. Pansin ang karamihan sa studio, ngunit nandun pala ang number one fan ni chef, ang kanyang misis na si Melly. Oo, oh, syempre. Para may inspirasyon naman. Jokes lang. Oh, Chef Boy, meron ka rin Mel, eh, di ba? Mel ka rin sa buhay. Eh. Opo, opo. O sige, kwento mo nga, paano mo napapanapa-oo si misis? Well, ganito yan eh. Yung kasing kanyang pinsan sa Astral Villa nung araw. Sa restaurant. Restaurant, o, pinagtrabuhan ko. Kasama ko yun. Yun na parang ako'y butong-buto sa akin. Sabi niya, Do, na si Bisaya, punta ka sa bahay. Andun yung pinsan ko. Ah, siya nagpakilala sa'yo. Ligawan mo, ganyan-ganyan. Ako nung mahihayin talaga ako nung kasi iniisip ko, mahirap lang kami. Parang lagi akong downgrade. Oh. Eh, nanligaw ko sa kanya. Tapos, sinagot naman ako. Nung sinagot ako, 3 months, nagpakasal kami. Ay! Sa huwis. 3 months? 3 months. Ang bilis mo naman. Kasi nga, wala akong masabi doon, ha? Parang ano eh, parang biro na totoo pala. Oh. Hindi ako prepared. Parang, oo. Oh. Basta sabi ko, sige, magpakasal tayo. Si Mrs. ba, nagluluto rin? Opo. Nag-chef din siya? Pang ano lang, pambahay lang. Pambahay lang? Mm-hmm. Okay. Masarap siya magluto, ha? Mas masarap sa'yo. Opo, yung mga nilagang malunggay na parang Bisaya style, masarap na walang lahok masyado, pero masarap. Pero masarap. Opo. Totoo yun. Halo-halong gulay. Okay! So after lang busyness natin, yung ating training, na talaga naman hindi malilimutan na naririto tayo sa ating salusana sila. Ganito kami sa bahay, ang muhayin na talaga ng marami. Matapos ang taping ni Chef, dito na sa pagkainan sila muling nagkikita ng kanyang pamilya. Ngayon, Chef Boy, na marami ka nang na-attain, marami ka nang narating, napakarami ng, alam mo na, na hindi mo sukatakalain na mangyayari sa'yo. Meron pa bang ninanais ka sa buhay? O bilang chef? Sa akin, wala na siguro. Ang akin lamang natutuwa ako na ipagpatuloy ko yung pagtuturo ng mga Pilipino dahil gusto ko rin na hindi lang ako. Gusto ko yung maraming higit pa kay Chef Boy na ma-inspire sila sa kanilang ginagawa at marating din nila yung narating ko. Malayo na nga ang narating ni Chef Boy
Ngunit mas pinili pa rin niya ang mamuhay sa simpleng paraan upang hindi nga raw makalimot sa pinagmulan at maging inspirasyon pa rin sa marami. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Yum, 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 yum! Buon appetito! Ayan na po! Si Chef Boy, isang patunay na walang imposibleng pangarap sa taong masipag. Madiskarte, may pusong nagbabahagi ng tagumpay sa kapwa at higit sa lahat, may pananampalataya sa Panginoon. Ako po si Mel Tiangco. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo akong silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang sa Powerhouse. Thank you.